Magandang hapon po sa ating lahat ngayon ay araw ng Sabado, May 7, 2022 at narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay itong easterlies pa rin o ang hanging nagmumula sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman asahan ng mainit at malinsangang panahon na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Ang mga thunderstorms na ito ay maaari lamang magtagal ng 30 minutes o up to 2 hours na maximum. Samantalang itong frontal system naman ay patuloy na umiiral dito sa may Taiwan area kung saan maaari itong magpaulan mamayang gabi dito sa may Batanes area. At ang mga pag-ulan na ito may hihina at saglit lamang na makaapekto dito sa may Batanes. Samantalang dito naman sa may Mindanao area or sa may eastern side ng Mindanao, makikita natin na patuloy na rin umiirala itong intertropical convergence zone kung saan ay sa kasalukuyan ay hindi pa naman ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw ay maaari nating asahan na makakaapekto ito sa may Mindanao at sa may Eastern Visayas area. Samantalang dito naman sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas ay makikita natin ang malaking area na halos walang kaulapan. Ito yung ating high pressure area kung saan ang motion ng hangin ay papalubog kaya naman hindi nabubuo ang mga kaulapan dito sa area na ito. At ito yung kabaliktaran ng ating low pressure area kung saan naman ang low pressure area ay yung lugar kung saan nabubuo itong mga kaulapan. At sa susunod naman na 3 hanggang 5 araw ay wala tayong inaasahan na mabubuo papasok sa ating Philippine Area of Responsibility na low pressure area o sama ng panahon. Kaya naman inaasahan sa mga susunod na araw ay patuloy na iiral itong easterlies, samantalang itong intertropical convergence zone ay patuloy na makakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng panahon para bukas, May 8, 2022, dito naman sa Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan pa rin ang mararanasan, mainit at maalinsangang panahon dahil pa rin yan sa patuloy na pag-iral ng easterlies. At dahil nga dito asahan din ang mga pag-ulan sa hapon o sa gabi na maaari lamang magtagal ng 30 minutes o up to 2 hours na maximum. At ang temperatura dito sa Metro Manila at sa Tuguegarao ay maaaring umabot ng 35 degrees Celsius. Dito naman sa Kalayaan at sa may Legazpi ay maglalaro mula 27 to 33 degrees Celsius. Sa may Lawag ang temperatura ay maaaring umabot ng 34 degrees Celsius. Baguio City maglalaro mula 16 to 25 degrees Celsius. Tagaytay 23 to 33 at sa may Puerto Princesa ay maglalaro mula 27 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang generally fair weather conditions na maaaring dulot pa rin ng easterlies bukas yan. Samantalang may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi kaya naman pinapayuhan ng ating mga kababayan na palaging magdala ng payong pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura dito sa may Iloilo at Davao ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Tacloban at Cagayan de Oro ang temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu 26 to 32 at sa Zamboanga City ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa ating bansa kaya naman malayang makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ang inaasahan natin na alon na mararanasan sa silangang bahagi ng ating bansa ay maaaring maging katamtaman lamang samantalang dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay maging banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. At sa magiging lagay ng panahon sa Lunes hanggang sa Miyerkules, May 9 hanggang May 11 sa araw ng eleksyon ay mainit at malinsangang panahon pa rin ang aasahan dahil pa rin yan sa patuloy na pag-iral ng easterlies. At dahil nga rin dito ay maaari pa rin makaranas sa mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi na maaaring magtagal ng 30 minutes to up to 2 hours na maximum. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 24 to 35 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Baguio City ay generally fair weather conditions pa rin ang aasahan
at ang temperatura ay maglalaro mula 15 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman ay maaaring maasahan pa rin ang mainit na panahon at dahil pa rin yan sa easterlies at asahan din ang mga pag-ulan sa hapon o sa gabi na maaaring magtagal ng 30 minutes o up to 2 hours na maximum. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. Gayun din naman dito sa may Metro Cebu, generally fair weather conditions pa rin ang aasahan dahil pa rin yan sa patuloy na pag-iral ng easterlies at maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius. At para naman dito sa may Metro Davao, sa Lunes sa Martes, ay aasahan ng mga malawakang pag-ulan at may pagkidlat at pagkulog dahil naman yan sa pag-extend ng ating intertropical convergence zone dito nga sa may bahagi ng Mindanao at sa may silangang bahagi ng Visayas. Samantalang sa Miyerkules naman ay aasahan natin ng mainit at malinsang ang panahon na may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At ang ating temperatura ay maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. At ang ating haring araw ay lulubog mamayang 6:14 ng gabi at sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories sa kani-kanilang mga lugar, bisitahin ang aming Facebook at Twitter accounts at DOST_pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang hapon po sa ating lahat.